again. Thank you so much, Lord, for this beautiful day. So, hello mga ka-TMB. Magandang buhay sa ating lahat. Magandang buhay sa ating lahat. So, anyway, meron naman tayong mensahe ngayon. So, ang title, topic natin ngayon, mga ka-TMB, is about salvation. So, just comment down below kung sino ba yung makapagsasabi na, ako ay ligtas na. So, meron dito isang, many people refer to themselves as they are saved. So, maraming tao yung nagde-declare na ligtas na sila, di ba? Kasi gumawa sila ng mabuti, kasi nag-pray sila, kasi nagsisimba sila. So, through that way, nagsasabi nila na ligtas na sila, mga ka-TMB. So, ngayon, maintindihan natin kung ano ba talaga ang meaning ng salvation. So, ang sabi to, what is salvation? Ano ba talaga ang kaligtasan? It is a place, a destination, or a state of mind, or what? Ano bang, so dito maintindihan natin kung ano ba talaga ang salvation. So what does the Bible says about being saved? So ngayon magre-refer tayo sa Bible, not a human doing. So what does salvation mean? So dito maintindihan natin kung ano ang sinasabi ng Bible about sa pagiging ligtas. Salvation. So ang meaning ng salvation is simply means to be saved or delivered for the result of sin, which is eternal life. So, nagiging saved ka dahil ikaw ay makasalanan, di ba? So, hindi ka naman maliligtas pag once wala kang kasalanan. It is possible through the sacrifice of Jesus Christ. So, nagawa lang natin na magkaroon tayo ng save, na nagiging ligtas tayo is God. God is sacrifice in the cross. So, through Jesus Christ pala, mga kapatid. Okay? He is the conclusion of the conversion process. So, hindi pala ito dahil nagsisimba ka, ligtas ka na. Dahil nagpray ka, ligtas ka na. Dahil mabait ka, ligtas ka na. Hindi. Because this is the sacrifice of Jesus Christ. We are going to recognize the sacrifice of Jesus Christ, mga ka-TMB. So, kailangan natin alamin na ang Panginoon nagpapakapako sa cross para sa ating mga kasalanan. What is the definition of salvation for a Christian? So, ito ang ibig sabihin. A concise definition of salvation can be summed up in one word, deliverance. Deliverance means, ano ka na, malaya ka na, di ba? Malaya ka na sa mga lahat ng mga kasalanan. Although we are all people, hindi tayo, nobody's perfect, di ba ang sabi nila? Pero hindi natin yan gawin away na para gagawa pa rin ng mga kasalanan. In the New Testament, the term salvation describes there is two essential components of Christian's life. Number one, being delivered from penalty of sin, which is eternal death. So lahat pala tayo mga kapatid ay mamamatay dahil tayo ay nagkaroon ng kasalanan. Diba? So ang sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. So ikaw, ako, nagkakaroon tayo ng kasalanan. So mamamatay tayong lahat. Diba? But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, matatagpuan lang natin yung salvation through Jesus Christ our Lord. Not in our good doings, not in dahil mapagbigay tayo, dahil palagi tayo nagsisimba, dahil, anong tawag nun? Mabait tayo ng kapatid. So, hindi pala yun ang way ng kaligtasan, mga kapatid, ng salvation. Kung hindi, through Jesus Christ our Lord. Diba? So, number two, being delivered from mortality and given of eternal life. Mortality means mamamatay, diba? Immortality is hindi ka mamamatay. So, being delivered from mortality and given of eternal life. So, after we die, we have eternal life if we will accept Jesus Christ as Savior in our life. John 3:15, that everyone who believes may have eternal life. So, that's pala. Kailangan pala natin maniwala na si Jesus Christ ay nagpapako sa cross para sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Hindi para pa, ano lang yan siya, mga ingredients lang yung mga mabait ka, mapagbigay ka, pala simba ka, pala worship ka. Ingredients lang pala yan siya. Like, magluluto ka, merong mga ingredients. So, as a Christian, kailangan na meron yan, di ba? Salvation is important. The Bible calls it so great as a salvation. Hindi siya good
salvation is only good, but so great. So, sobrang pinaka-importante talaga mga kapatid. Hebrews 2:3, how shall we escape if we ignore so great a salvation? The salvation sweet to us by those who heard Him. So all God, as I told you sa the rest of our discussion or the rest of our topic, God is always there. Salvation is about how Christian can live a better life today and ultimately live forever in the future. So always remember na hindi tayo magiging forever in this world, di ba? Sabi nga sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. So sa buhay ni Adan or ni sa buhay ni Adan, simula ng kasalan si Adan, nagkaroon na tayo ng kamatayan. So start now until we start that time then until now. So what are they saved? What are we saved from? Okay? So basahin natin Genesis 2:7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So ito yung pinag-usapan dito na si Adan. Okay, later, the prophet Ezekiel noted that all souls are living being before to God. Ezekiel 18:4, mga katembi, that for everyone belong to me, the parents as well as the children both alike belong to me. The one who sins is the one who will die. So always sabi ko kanina, lahat ng mga nagkaroon ng mga kasalanan is mamamatay. So baka tanungin mo sarili mo, paano ako, mamamatay din ba ako? Yes, we are all going to die. Mamamatay tayo, hindi pa nga lang ngayon, pero darating ang panahon na lahat tayo ay mamamatay. Scary man siya na ano, scary man siya na word, but we are all die. Many places in the Bible, human is described as mortal. Sabi ko kanina, mortal is mamamatay, merong hangganan. All human being face the same inevitable future, we will die. So, sobrang nakakaano siya, sobrang, anong tawag nun, nakakatakot siya na word, na mamamatay ka pala. But the doctrine of salvation shows us that we can be delivered from eternal death. So, makaligtas pala tayo sa eternal death. It's up to you kung ano ang pipiliin mo, to follow God or to follow your own, di ba? Yun ang sabi dito. So every human being or except for Jesus Christ have sinned. So lahat pala tayo, maliliit pa na bata, nasa tiyan pa ng mama, nagkakaroon na ng kasalanan. So everyone except Jesus Christ, we are all sinners. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So yun yung sinasabi na lahat tayo ay nagkaroon ng mga kasalanan. So the penalty for sin is death. So always remember that mga kapatid, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sin causes every person to earn the death penalty. Baka sabihin natin na ang eternal life is makuha ko sa kailangan bayaran ko lang para maging ligtas ako. No. Once we have sinned, we earn the penalty of death. So, pag once nagkasala tayo, makasalanan tayo, always remember that, magkakaroon tayo ng kabayaran. Kailangan natin bayaran. So, ang kabayaran is ang kamatayan. Nothing we can do to remove that penalty in ourselves. We have to be delivered from it. So, kailangan talaka natin pagdaanan yan, mga ka-TMB. So, man need to be saved, delivered from eternal death, and to be given the gift of God, which is eternal life. So, but sa promise ni Lord, kung sino yung tumatanggap sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun yung promise ng Panginoon. That is why salvation is necessary and why Jesus came to the earth as a human being. So, yun yung purpose. Bakit pumunta yung Panginoon? Because we are all sinner. Diba? We are all sinner. So, pasensya lang yung paligid natin. So, we are all sinners. So, that's why God came to earth, di ba? As a human being, napapako sa cross, kaya niya naman na iligtas yung sarili niya sa cross, pero ginawa niya dahil ganun niya tayo kamahal. Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. We are all lost. Nawawala tayo mga kapatid dahil we are all sinner. How Jesus Christ, the source of our salvation, bakit siya yung source of our salvation? Because God has to provide a way for us to be saved or delivered from sin. Siya lang yung mga karapatan
Hindi yung simbahan mo, hindi yung kabaitan mo, hindi yung mapagbigay, kapagbigay mo, kung hindi si Jesus lamang mga katimbi. Jesus Christ come to earth and live a perfect life, not earning the penalty of death due to sin and the gift of His life for us. Binigay niya yung buhay niya para sa atin mga katimbi. Romans 5:8, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Lahat, sabi ko nga kanina, we are all sin, kasalanan tayo. Jesus gave His life, a life of perfection. Diba? Wala siyang, sabi ko kanina, except Jesus, lahat tayo ay may kasalanan. But Jesus died on the cross because of our sin. But kahit wala siyang kasalanan, but Jesus died for us. Jesus gave His life, a life of perfection without sin, so that we can be saved with it. It is by His shed blood. So yun lang dugo niya mga kapatid, yung makaliligtas sa atin, hindi yung magpatay ka ng manok, magpatay ka ng baka, magpatay ka ng karnero, hindi. No? Through Jesus Christ salvation, makakaroon tayo ng salvation. The Bible is clear that salvation is a gift and it cannot be earned. Hindi natin to kikitain yung salvation, but that doesn't mean we live any way we want and still be saved. So, yun lang yung salvation na ano. Then, sa last two verse natin mga ka-TMB, Ephesians 2:8, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not or from yourself, it is the gift of God. Sabi ko nga kanina, hindi yun sa effort mo na naging ligtas ka, but it is regalo lang to ng Panginoon, yung kaligtasan na ibibigay niya sa atin. Diba? All we need to do is to recognize that Jesus died for us. Romans 6:23, by no means we are those who have died to sin, how we can live in it and any longer. So yun. Lastly, we are to leave sin and pursue a life of a righteousness. So always remember, hindi yun ang way na magkaroon tayo ng, kahit matao lang tayo, magkaroon tayo ng kasalanan. Ganun. So thank you so much mga ka-TMB. So comment down below kung may namang naintindihan kayo sa topic natin. So that's all. Thank you and God bless. Bye!